Hello mga barkada, dumating na ang ating mga alagang ibon na binili doon sa Pampanga. So ayan, siksikan na sila. Tatanggalin na muna natin sila dito. At eto na nga sila, ayan o, napakadami. 8 ibon po yan. 3 galing kay Edward na kaibigan natin at kay Sir Bench na 5 ibon. 2 yung binili ko kay Sir Bench tapos pinigyan niya ako ng 3 gift birds. So, yung binili natin kay Sir Bench ay split apple fallow tapos split opa if cock. So, ayun. Tapos meron tayong biniling 3 opa line. So, ayan sila. Magagamit natin to para sa ating project na opa line pale fallow someday in the future. So, mga bata pa kasi mga to. Except dun sa ano pala, sa personata nakikita nyo. Ayan, ay hindi pala yan. Opa line masyado tayong demanding ng mga panahon na yon. So, ito ay baka magandang kargahan ng personata. Kaya ibibreed natin siya sa mga magagandang dugo na ang personata din. So, ayan, kung makikita nyo dyan, 8 po yan, 5 dyan ang, 2 dyan ang sure split pale fallow. Yan, so magagamit natin yan sa project na opaline pale fallow someday. Then, ito ang ating bagong assistant dito sa ating ibunan. Ayan, napakaganda naman. Ayan, oh. So, ayan yung nagbibili sa atin ng ibon. So, binibilan din tayo niya ng ibon yung assistant natin. Ayan, ang aking girlfriend. So, salamat. Ayan, sige, pakainin mo muna ang mga ibon natin dyan. Ayan, oh. Ayan, gusto niya kasi matry na magpakain ng African lovebird. So, yay, siya nang bahala dyan. So, ngayong video pala ay mag-question and answer tayo. So, meron tayong 6 na question na ating sasagutin. So, sisimulan ko na ang question and answer. Tara na, let's go! Okay, unang tanong kay Mark Lowe Vlogs. Pwede bang pamoster ang buknoy? Paano po kaya pag buknoy to buknoy? May chance po kaya? Ang buknoy ay pwede yan pamoster once na nag-itlog na ang buknoy. Eh, ang sabi nga ng karamihan, ang buknoy daw ay hindi nakakapagpapisa or hindi nakakabuhay ng mga itlog. Pero, nangingitlog pa rin sila. Once na mangitlog ang buknoy mong kapares, ang mga pares mong buknoy, pwede mo silang bigyan ng itlog mula sa ibang breeder mo. So, ayun ang maganda sa buknoy if ever na mag-iitlog sila. Okay? So, why not hindi natin silang gawing pamoster kapag meron kang buknoy? Gawin mo munang iprobin mo muna ang mga buknoy mo bago mo silang bigyan ng mga itlog. Huwag mo silang bibigyan ng itlog kapag wala pa silang experience sa pag-mate or sa paglilimlim ng mga itlog. Okay? So, may chance yan na magbuhay ng inakay basta foster egg. Pero kung sasabihin natin na sariling itlog nila ay nakabuhay, himala yun, kailangan i-share agad yun sa ano talaga, sa buong pag-iibon. Pero kasi ang sabi ng karamihan ay hindi daw nakakabuhay ang mga buknoy. So, ayun ang maganda sa buknoy, pamoster once na nag-itlog na sila. Then, next question na tayo kay Marge Chavez Vlogs. Ilang months po ba bago mag-egg alps 2? Di pa kasi nag-egg yung akin. So, hindi natin pwedeng sabihin na bukas mag-iitlog na yan. Sa ganitong buwan ay mag-iitlog na yan. Kailangan din kasi yan sa maturity ng ibon. Hindi natin pwede madaliin ang ating mga alagang ibon sa pag-iitlog. So, kung alam mo kung ilang buwan ng ano mo, ng mga alps 2 mo, yung mga breeder mo. Ayan. So, kailangan 8 months pataas. Hindi porket sinabi natin 8 months ay 8, pagka 8 months sila ay kailangan na nilang mag-itlog. Hindi po, nasa ibon yan, nasa kondisyon din yan ng ibon. So, hindi natin masasabi kung kailan at kung makaka-pag-itlog ba sila. Ayun, hindi natin kagad natin dapat yan sinasabi, pinapangunahan na
ganitong buwan, mag-iitlog na yan. Hindi po ganon, hintay-hintay lang po tayo ng ating blessing sa mga pares natin, okay? So, next na question, kay Ken Vlog 09095, Sir, notice naman po, ba't po pumayat ang ibon ko? At anong gagawin? So, kung pumayat ang alaga mo, hindi natin yan alam kung bakit, pero para tumaba ulit yan, bigyan mo lang sila ng mga fats at proteins. Saan ka ba makakuha ng fats at proteins? Sa mga sunflower, sa mga gulay, sa mga soft foods, mga ganun. Tapos sa boiled egg. Or kapag talagang payat na payat yung alaga mo, babaran mo lang sila ng pagkain buong araw. Kahit mga 2 times a day or 3 times a day, okay na yon. Basta ay malaki pa rin ang paliparan nila para syempre makapag-exercise. So, ewan ko kung bakit natin nasasabi na payat ang mga alaga natin, pero okay naman sila, ganun. Hindi ko din kasi alam kung ano itsura talaga na payat na ibon. Kasi yung mga alaga ko kasi dito talagang bugbog sa pagkain eh, kaya napakalusog nila. Tignan, ayun. So, next question tayo dito kay J. Verdel Bundukin. Kuya, ako po, first time ko po makapag-breed and successful po ang male. Nag-candling na rin po ako ng eggs nila. 3 fertile po. Paano? And then, okay. So, ang tinatanong mo dito, advice naman kung anong pwedeng gawin pag lumaki na or napisa ng itlog. So, wag muna natin isipin kung mapipisa yung itlog. Isipin muna natin na yung itlog, okay? Wag mo munang silip-silipin para mapisa yung itlog. Pagkapisa ng itlog, okay na tayo doon. Okay na yung kalmahan mo na yung sarili mo dahil kada silip mo ay pwedeng mangyari sa breeder mo ay maging mailap or maselan sa mga inakay nila. Kawawa naman yung itlog or yung inakay na maano nila. Kaya mas okay kung iwasan natin yung mga bagay-bagay na dapat hindi natin ginagawa sa mga African lovers natin or sa mga proven pair natin na nag-itlog na ulit. Okay? So, ingat lang ang mas magandang advice sa pagganyang senaryo na. Kaya iwasan nyo munang bulabugin ang mga alaga nyo para makapagpapasa sila at para lumaki. Ayun. So, pag lumaki na mga inakay mo, bigyan mo na sila ng, babaran mo sila ng madayang pagkain dahil every time yan, magpapakain yan sa mga inakay nila. Ayun lang naman ang mahalaga doon. At yung vitamins, huwag mong kakalimutan ng vitamins. Kahit anong vitamins, basta pang ibon, okay na po yun. So, next question na po, kay Rainiel Pelagio, magkano idol possible split pale fallow kay Sir Bench? So, binenta sa akin ni Sir Bench yung mga pale split pale fallow niya sa akin ng tig 1,000 lang. Ungendered. So, hindi mo alam kung yung mabibigay ba sa'yo is cock or hen. Kaya mas maganda kung pupunta ka dun sa kanila tas ikaw yung kakapa kung anong gender yung mabibili mo kay Sir Bench. Pero, hindi ko lang sure kung fix yung 1,000 kay Sir Bench. Hindi ko lang alam kung baka niya binenta sa akin na 1,000 kasi nga kakilala niya ako dito sa YouTube. Ewan ko lang, depende yan. So, mas okay kung 1,000 lang talaga. And then, last question, boss, pabulong naman, score mo kay Sir Bench sa post-pail. Ayun din nga ang ating sagot doon. 1,000 pesos, pero ungendered yun, ungendered. Pero hindi natin sure kung fix sa 1,000. So, ayun lang naman mga kabarkada ngayong video. So, itong mga alaga nating, itong back-to-back nating green opa, tapos yung blue opalite ay magkakaroon na sila ng second clutch. Second clutch na sila. Ayan ang ating alaga. Ayan, so abangan pa natin yan. At sa mga gustong malaman kung ano ang tekniko dito, ito lang naman, ang Fertibird. Bird. Ayan. So, madaling-madali lang ang ang pagbibigay. Papatak mo lang. Tignan nyo naman ang putan ng blue opa natin dyan, o. Oh. Ayan nyo, ha. Ayan. Ito, pag bumaba ulit, makikita nyo yung pagkaumbok ng kanyang puwetan. Ayun o, kita nyo, umbok yun o. Basta yan, medyo makulit eh, kasi naiilang sa akin. So, ayun lang naman mga kabarkada. Ngayong video, tayo ay mag-shoutout na.
Okay, shoutout kay SCBGTV, kay Bong Markiran, kay EMC Hub, thank you po. Kay Prince Kiel Tatel, kay Roxanne Faye Napao, kay Joshua Position, kay Kimuel Maranata, kay Vinice Leynad, kay Joar Aguinaldo, kay James Kaibon Channel, kay Ronaldo Ignacio, kay Among Us Lingat, kay John Eric Cruz, kay Mark Harvey de la Cruz, kay Amara TV, kay Baby Andrea Mortala, kay JR Marcos, shoutout din kay kay MG Golden Boy Jelia, kay Sky DB, kay Rachel Ednalino, kay Amiel Mercado, kay Ernest Aldivar, kay Reg Robles, kay May Rica Franca, shoutout din kay Roxanne C, kay Manny Paulino, kay Chad Gamboa, kay Lance Rases Poras, shoutout din kay Velmar Ann, kay Jan Lorino, kay Rixel John Potestad, and shoutout kay Jill Mendoza. So kung gusto nyo pa shoutout, comment nyo lang yan at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So salamat ulit sa mga sumusuporta sa ating channel. Happy 14,000 subscribers ngayong araw. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.